yung biggest downfall ko parati yung mga winter sale, autumn sale, spring sale at summer sale sa Steam. Kanta yan na. Pero na control ko na siya. Hello everyone, kamusta? Kamusta Marion? Hello, mabuti naman natin diyan. Oo, mabuti naman Adriel at hello mga ka-Arki, kamusta ka diyan sa Singapore? Lumalamig dahil umuulan. Pero ganun talaga ang buhay, umiinit at lumalamig. Yun, oo. At sana ang Pasko ni Adriel at nating lahat ay malamig pero mainit sa loob ng bahay kasi mahirap naman na puro malamig, di ba? Ano topic natin ngayon Marion, dahil malapit na yung Pasko. Nako, malapit na magpasko at dahil kumakanta na si Jose Marichan, pag-usapan natin yung ine-endorse ni Jose Marichan. Tama ba, Adriel? Hindi naman sa ine-endorse niya, pero yung topic natin ay how to control our online shopping, no? Over time, dahil parating may sale kapag bare months na, no? Yung 9-9, 10-10, 11-11, at 12-12 sales natin dyan. Kahit Shopee ba yan, Lazada, or kahit anuman online sale na yan, no? Oo. Wala, dahil nga tayo sa Wealth Arki, wala tayong kinikilingan, walang pinoprotektahan. So, hindi lang tayo online shopping, sponsored by Jose Marichan, kundi mga online shopping na iba pang platforms na meron dyan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Oo. So, Adriel, ikaw, ano yung mapapayo mo sa ating mga ka-Arki? Kamusta ba? Ikaw ba yung nag-online shopping? Ano yung experience mo or tips na pwede mong ibigay? Yung biggest downfall ko parati yung mga winter sale, autumn sale, spring sale, at summer sale sa Steam. Kanta yan na! Pero na-control ko na siya. Sige. Pero na-control ko na siya dahil hindi ko na fina-fund yung digital wallet ko. So kapag medyo, alam mo yun, magasto ka na tao. So the first thing you want to do is stop where the spending is. And for me, that is not funding the digital wallet. Or I hide my wallet kapag may mga Steam sale, no, na malapit na. Because that will encourage me to buy games that I don't even need to buy right now. No. So nasa ano ko lang, how do you call this? Steam library ko lang siya. Pero hindi ko naman siya linalaro. So sayang yung pera, di ba? So that is like my first tip. Hide your wallet or don't fund your digital wallet. No? Don't fund your digital wallet. Okay, yung ginagawa ng iba dyan, no? Nag-a-add to cart lang, pero hindi nila tinutuloy into paying that particular product, di ba? The danger kasi with just adding to cart is that, nandyan na sa cart. Pero kapag nakita nila yung wallet nila may pera, bibili nila. So before doing your add to carting, I'm not saying na mali siya or tama siya. What you need to do is remove the money first, then you add to cart, and then see the add to cart. Kasi hindi tutuloy yun. Hindi na tutuloy. Dahil walang pera. Eventually, tatanggal yung add to cart eh. May system na sila ngayon. Na if it's on the add to cart for too long, tatanggalin na nila. Ayan. So, ano pa, Adriel? Ano pang pwede mong i-share pagdating sa... What I do is, kapag may sale, tinitingnan ko lang yung... For me, kasi may mga custom-made laptops dito sa Singapore. Tapos, sale sila every month. So, tinitrack ko lang yung inventory nila kung anong meron. Tapos, yun lang. Actually, it's very simple. No? So, nag-daydream lang ako or online window shopping, if I may call, na, uy, may sale na ganito. Click ko lang, no? In-add to cart ko lang. Tapos, iniisip ko, kailangan ko ba ito ngayon? Or kailangan ko ba ito in the future? No? So, gumagawa lang ako ng list on things that I need. Or, kumbaga, gumagawa na ng inventory of laptops to compare. And then see kapag, let's say, may sale na, no? Doon na ako bibili. And I would know which laptop to buy. So, kung out of stock, mayroon na akong option 1, option 2, option 3.
para naman hindi ako ma-feel bad kapag bibili na ako ng laptop, no? Or new laptop for my YouTube channel, no? Oo, ang takeaway ko naman sa tip mo na yan, Adriel, is yung delayed gratification, di ba? Hindi yes. ibig sabihin AKA na... AKA yan, yung delayed gratification ko. Oo. Ang ganda, Adriel, nung sinabi mo, kasi it combines yung due diligence na lagi nating tinuturo dito sa WealthArchy and delayed gratification. So, hindi yes. ibig sabihin yung pinakamagandang spec ng laptop, i-add to cart mo na. You still do yes. your time to research, okay? And then you wait, no, for a particular sale kung saan among the shortlist, di ba, mapipili mo na yung isa na kukunin mong laptop. Yeah, or kapag may bagong product na re-release, pwede ko siyang i-add sa listahan na yan. Because normally, sa laptops, they add something new every quarter or every 3 months. So, things like that, no, kapag changing, is important because that would also lessen the risk of you having to, let's say, have sunk cost or may mga regret na bumili na, ay, sayang, dapat binili ko to. No? So, that's why delayed gratification is very important. No? Ikaw, Marion, ano yung mga tips mo regarding online shopping? So, dito sa aming bahay, Adriel, ang purchasing department sa aming dalawa, ang head of purchasing dito ay ang asawa ko, si Patty. At ako naman, regards sa kanya. Ayan, so yeah, kilala ni Adriel yan, ang aking asawa na si Patty. Siya ang purchasing manager dito sa bahay. So buy lang siya ng buy. At ako naman ang auditor. Ayan. So mga ka-Arki, ang ini-implement best naman buy namin ba? Okay, best buy, sige. Ginagawa namin dito is to set a limit, no? Let's say, no, para sa anak, diba, for a particular month, we set aside, kunwari, 1,000 pesos. So, you can buy one toy or three toys as long as you are within the budget of 1,000 pesos. Ayan. Mm. So, mga ka-Arki, if you want to go online, make sure to be within the budget. Yung budget na hindi masasacrifice yung non-discretionary expenses mo at hindi masasacrifice yung mga dapat iset aside mo for investing monthly para ma-achieve yung goals mo. Yeah. So regarding setting limits, no, alam ko may mga digital wallets like sa ING. So maganda yung ING because you fund the wallet by yourself. Wala siyang like limit. Or I feel like may limit, pero hindi ko pa na-explore. But the point is, you can set the limit. So if the budget is, let's say, 1,000 or 2,000, so you can input the wallet or 1,000 or 2,000, no? So in that way, kapag na-max out na siya or na-zero na siya, that would give you already a signal na you should stop shopping. So, yun. Mm-hmm. So that's tip number 3. Meron ka pa bang last tip, Marion, to our viewers? Oo. Sa akin siguro, mga ka-Arki, if you want to buy a product online, check for its longevity. Okay? Mm-hmm. So anong ibig sabihin ko, mga ka-Arki? Bibili ka na rin lang online. So let's say, no, as an example, toy ng bata. Okay? So when you want to buy something like a toy, if I as a buyer, I would like to buy a toy na pangmatagalan or magagamit ng anak ko for a long time. At kung hindi nagagamitin ng anak ko, may quality siya na pwede ko na siyang ibigay sa magiging pinsan niya o sa ibang tao, di ba? Kumbaga sulit siya, value for money by ensuring longevity and quality ng product na bibilhin yung mga ka-Arki. At for that, no, tama, Adriel, di ba, sa mga online shopping platforms, may mga comments naman, eh, di ba? So yung mga buyers, they place their comments kung kamusta yung product na binili nila. Yeah, speaking of longevity, paano yung mga second-hand products? Like yung mga nagbebenta ng second-hand iPhone, laptop, sa Lazada, Shopee, no, or whatever online platform they are. So paano yun? Marion, anong tips mo dyan? First of all, I compare with my budget mo na. Magkano ba yung budget ko for this, let's say, mobile phone? So kung ang kaya ko lang ay, let's say, 5,000 or 10,000, I wouldn't look for a latest iPhone, di ba? Ay, naku, phone ang bibilhin ko, mga ka-Arki.
90s, okay. Oo, kasi nga, yung budget ko ay, let's say, 10,000 pesos lang. Asa naman ako, makahanap ako ng 10,000. GSM iPhone, galing sa magnanakaw iPhone, siguro makakakita ako. Okay. Tapos may mga apps na no at messages dyan. Nah. Oh, tapos maya-maya may police na, 'di ba? May tracker pala yung phone. Ipatay tayo diyan. So, huwag na tayo sa GSM no, bibili. So, yun. So, I think that's it now for today's video. So, I hope you learned something new. I would also add a video somewhere in this screen right now on our older videos about shopping during Christmas, no? Dahil malapit na yung bare months na tayo at malapit na yung Pasko. So if you like this video, give this a thumbs up, and if you haven't subscribed yet, hit that subscribe button, and of course click that bell so that you won't miss a thing. Ayan. So maraming salamat mga ka-Arki. Salamat Adriel no sa mga input na binigay natin ngayong araw na to. And until sa next pre-recorded videos natin mga ka-Arki, yes. Ingat. Bye-bye. Ingat guys. Bye.